pagpala mo pagpalang araw po ng Wednesday sa inyo mga ka-MP. Ito po muli ang inyong kapanalig, ang inyong ka-MP, si Pastor Herbert Lozano, para ika nga mag-inspire sa ating lahat na patuloy na pagdasal ng ating bayan, patuloy na pagdasal ng Visayas at Mindanao sa mga nahirapan doon, mga kababayan namin. We pray that God will continue to bless you, mga kababayan sa Visayas at Mindanao, mga kabahon din po kayo. At lakas nyo lang po yung pananampalataya, pananalig sa ating Diyos na buhay. Tutulungan niyo po kayo at mga kabangon, maayos rin po yung mga bahay at inyong mga buhay. At kayo po ay mga kabangon sa pangalan ni Jesus. Ako po ay nais magbigay ng comment doon sa live ata yun na Facebook na nakita ko na tatlong may edad na. I think loyalist ito, mga nakapula. Na kanilang sinasabi doon sa kanilang interview o usapan na una-una, sobrang ganda raw ng buhay ng Panginoon President Marcos. Well, masasabi natin ang mga bandang simula, no? Maganda dahil una-una, ang piso nun, syempre mataas ang value, yung dollar nun mababa pa, ang mga presyo ng bilihin ay mura pa. Pangalawa, kukunti pa ang Filipinos, no? Kukunti pa ang mga Filipino, kukunti pa ang populasyon nun. Yung mga karatig bayan natin sa Asia, Singapore, Thailand, hindi pa sila masyado nagbo-boom ng gusto. At tayo nga naman ay nagbo-boom ng panahon. Pero ang gusto nilang sabihin lang ay maganda ang buhay sa panahon ng martial law, panahon ng Marcos. Nung umpisa lang po. Nung umpisa lang. Pero nung dahan-dahan gusto na po niyang manatili sa pwesto, ang gusto nilang mangyari ay sabi niya dahil sa komunista, sinasabi rin matatanda dahil sa komunista, actually, it is a scapegoat for saying anti-communist. Ang totoo nun, under it, no, ayaw niyang labanan siya ng mga ibang tao na kinukontra siya, umawala siya sa pwesto. Hindi naman lahat ng kumukontra sa kanya, kumunistang legit eh. Yun lang mga makabayan ng Filipino, si Ninoy Aquino. Makabayan po yan, nais ng kasarinlan. At marami pang mga victims ng martial law ang hindi na nakita, kinorture, kinulong, no? At pinagbibintangan ng komunista. Isa pong matinding kasinungalingan ang gawing bayani ng isang diktador. Ito ang nakababagawag po ng espiritu. Hindi po totoo na bayan, kabayanihan ito, no? Na dapat daw kung hindi natatapad ang martial law, komunista na tayo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Okay? Hindi po totoo na kung hindi nag-martial law, communist nation na po ang Pilipinas. It's really an escape route at talaga lang naman alibay para pabanguhin ang martial law. Sa dami namatay, sinalvage at nawala. Mabuti ho ba yun? So yung mga Filipinos, mga yulalist na nagsasabi niyan, please, magdasal po kayo. Please, huwag niyo pong baguhin. So word, babuhin ang kasaysayan ng Philippines. Ang Pilipinas. Mukha pang bayani yung nito. At tandaan nyo, kung kayo po kayo nagmamalasakit sa bayan, di sana kausapin nyo yung family nila, ibalik lahat ng minakos ka ba ng bayan. Huwag nyo pong gawin bayani, yung gumahasa ng pasasa sa kayo ka ba ng bayan. Sorry po to say, we ay masaasa pastor, we are trained, right? According to the word of the Lord, to tell the truth. Ang sabi ng ito, sanay po kung magsasama ito, kaya hindi ko po susuportahan any lie na pinupunuhin. Paumanhin po. Mahal ko po kayo mga kababayan, pero siyempre po unahin natin na kaloob ang Diyos sa Litanya. So, handaan nun natin isang madilim na kasaysayan sa Pilipinas ang martial law. Isang pangit na kasaysayan na puti hindi na inabutan ng mga millennials today. Isang kasuklang-suklang na karanasan na hawakan at kontrol ng buong bayan dahil sa pagsasabing dahil sa komunista, pero hindi. Ito yung dahil na isang manatili sa posisyon. Kaya nga po siya nabatalsig noong EDSA People Power eh, kasi nandaya siya. Pinipilit niyang dayain ang halalan na si Cory naman ang tuwing na nanalo, na ayaw na sa kanya ng mga tao. Alam niyo ba yan? O naalala niyo? So lahat ng mga Filipinos na nandoon sa EDSA noon, na nagpunta, gate sa Malacanang noon, asa na, huwag niyo pong masyadong
i-bash ang mga dilawan. Sige, ganyan, kung ginawa nila tayo. Actually, maganda ang buhay naman noon, ang panahon ni Cory at lahat na kay Pinoy. Maganda rin naman ang naging buhay ng Pilipino. Pero tandaan natin yung tambak na utang na iniwan ng Marcoses at ang bilyong piso na saan-saan nila pinag-deposit ng mga bansa. Yung hindi pa nila binabalik hanggang ngayon. Hindi po bayani ang rehimeng Marcos. Hindi po bayani ang nadating Pangulo. Hindi po siya bayani. Siya po isang larawan, isang Pangulong hindi makabayan, hindi makadiyos. At hindi talaga nagmalasakit sa mga mahirap na Pilipino. Pumanhin po sa mga loyalista dyan. Sorry, dapat po maging totoo. Ang totoo dapat ang maghari at makasalabingan. Hindi po niya iniwala ng tanging makadiyos na leader lamang solusyon sa bansa nito para sa ganap tuwing pinabago. Yes, Senator Manny Pacquiao ay galing sa hirap, nagsikap. Okay? Hindi siya graduate ng Harvard, Oxford. Oo. Totoo. Pero sino ba sa lahat ng kandidato dyan na may experience na maging presidente? Wala. Pero ba? Again, yung sabi ni ba na most qualified yung anak ng dating diktador? Tama. Most qualified. Qualified. Okay. Dasal po kayo sa boto nyo. Huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon ng pagbabago ng Pilipinas. Pag nakabalik po sa poder, ang mga dating nandyan na sunod-sunod na po at palit-palit at pasalin-salin lang ang kapangyarihan na yan hanggang magtandaan po sila. Doon sa mga loyalista, I challenge you. Sige, baka bumoto pa ako sa presidente nyo kung ipababalik nyo lahat ng ninako niyang pera sa kaban ng bayan at ibibigay nyo sa lahat ng nahihirap, lalo sa salanta ng Bagante. I challenge you. Kausapin nyo yung Pangulo yung gusto nyo manalo, ibalik lahat ng ninako sa Pilipinas. Hanggang ngayon, pending pa po, hindi pa nababalik lahat. Nasa Google yan. Kung gusto mo i-Google, alam ng buong mundo yan. Kaya mga Pilipinong naghahangal-hangalan at nagbulag-bulagan, panahon na para gumising. I will tell you, boy, kissing. Ito po si Pastor Herbert, isang makabayan, isang kapanalig, naniniwala, isang makadiyos na leader ng kailangan ng bansa. Itakot sa Diyos, magsakat sa mahirap, at hindi mapapasa sa yaman ng bansa. At gagawin ang nararapat para sa kabutihan ng bansang Pilipinas. Magpalain po kayo, at Merry Christmas and a Blessed New Year. Kape po tayo. God bless, and please subscribe, share, and like this video, Pacman Naman TV. God bless everybody. God is good all the time. Thank you. God bless. Merry Christmas. Bye.